Si Ate V nagkaroon ng 8 million na utang at na bankrupt. Totoo ba yun? Ang tanong, paano siya nakarecover? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this channel. Pag-uusapan po natin na itong naging revelation po ng star of all seasons na walang iba kundi si Ate V. Oo, siya tayo itagka-utang-utang daw. Para may context lang po kayo, itong kwento na ito, itong istorya na ito, actually nakwento na po sa akin ng buo personally ni Ate V. That was, 2008 or 2009. Yan, that long. Pero hindi ko kinento dahil parang kami dalawa lang nag-uusap during that time. Pero na-shock nga ako eh. Kaya for all the years, no, na ito, tinago ko talaga to. Kasi ayoko namang kwento kasi nagtiwala sa akin si Vilma Santos. During that time, I think she was still congresswoman. Woman pa yata siya during that time nung kinento niya sa akin. Now, it can be told kasi nasa vlog na po ni Julius Babaw. So, ano po ang utang na pinag-uusahan at paano siya na-bankrupt? Let's watch this. 8 million. 1981. So, mga... Eight million. And it took me siguro mga 4 years to recover. 4 years. Kasi yung mga kontrata recovery naman... Recovery pa lang yung 4 years. Yeah, wala pa ipon. Simula ka after 4 years. After 4 years, nagsimula na ako. Yun na yung ano na, yung mga sweldo sa akin. San ba rito may nag-upgrade ang mga lote? Grabe naman talaga, no? Actually, ayun nga, 4 years, no? At saka during the time, yung 4 years na yun, that was yung 8 million pesos na yung in 4 years time. Pero yung 8 million na pinag-uusapan po natin, that was in the early 1980s. 1981. So around 40 years ago. You talk about 40 years ago, 8 million is around probably worth 80 million right now. 80 million. Ganong kalaki po ang nawala po sa kanya. Tanong, paano ba nangyari yan na in reality na mismanage po ang finances niya? Imagine mo, ito kinento niya po sa akin ngayon, pwede ko ikwento sa iyo. Pinagbubuntis niya po during the time si Lucky Manzano nung nangyari po yan. At siya na po, during the time, nagkakalabuan na sila ni Edo Manzano na ang tatay ni Lucky. Doon po nangyari yung naubos ang kanyang kayamanan. Ang hirap po niyan, ang hirap po talaga nung pinagdaanan niya. May sinabi pa si Mamu during the time. Ano pong sinabi kaya ni Mamu kina Boyet at saka kina Ate V? Oh, isisingit ko lang pa po, sakto naman. Yep. Si Chinky Tan sent a message for you two guys. Chinky. Kami ni Chinky. Chinky. Yes, Chinky Tan, ito. Ang pambansang wealth coach ng ating bayan. Magandang message na may kinalaman sa kwento niyo pareho na may pinagdaanan. Boyet, this is Chinky Tan. Bumabati lang po ako sa inyo. First, I just like to congratulate you for your new movie. And nandito tayo ngayon sa Japan also. Kaya nga, alam kong sinyot nyo rin dito sa Japan. And I just want to, again, thank you for being such really great people. Kuya Boyet, I cannot forget you, especially nung nagsasama tayo sa mga basketball. Lodi kita. And then pangalawa, syempre si Ate B. When I visited you at Batangas with Anthony Pangilinan, life-changing talaga when you told your personal story, yung struggles mo, personal struggles mo. That's the reason why I'm really very inspired with your life. So, mabuhay po kayo and congratulations to your new movie. Thank you. Pinakita naman, maraming salamat, no, Mamutintin. Pakita nila at tumatak si Boyet eh. Kasi nung kabataan po namin, naglalaro kami ng basketball. Nung kabataan po namin, si Boyet right now is around, I think, 67 years old. And ako naman po ay mag-59 na this year. Tapos yun nga, nakwento nga ni Ate V. Ngayon, malalaman na po natin kung ano ang maipapayo ng isang Ate V. Sa atin. Pakinggan nga natin ang payo ni Ate V galing sa isang taong talaga may pinagdaanan din sa buhay. Ang isang, nung naging public servant ako, ang isang naging programa ko kasi is with OFWs. Meron akong programa noon na I remember na I meet with the family here in the Philippines. It's just not to teach them, but to guide them. I have a group to guide them how to handle yung pondo na pinadadala ng mga kamag-anak from abroad. Like, ano yung pwede nilang pasukin ng mga business, which is safe, like agriculture,
Okay, napakaganda po ng sinabi po ni Ate V na ginaguide po nila ang ating mga kababayan na pumasok sa safe na mga investment. Importante po, mga kababayan ko po ng mga OFW, makinig po kayo. Kung papasok kayo sa isang investment at opportunity na kumita, dapat SAFE, safe po siya. And for me, agriculture is one of the best. Ano lang, I want your full attention right now. Kung kayo ay nakikinig. Because agriculture, hawak nyo yan eh. May lupa kayo, may tatamnan kayo. And bakit siya napakaganda ng opportunity this coming year? One of the major issues right now, especially with our country, alam nyo naman, is the prices of our commodities. When you talk about commodities, food. Napakataas ang presyo ng gulay. But in reality, ang gulay po talaga, kung nanggagaling po talaga yan sa source, hindi po siya ganung kataas. Ako meron nung pinuntahan ko isang probinsya, I think sa somewhere part in Quezon 'yan eh. Meron talaga siyang bagsakan ng mga gulay. Alam niyo ba? Sa bagsakan talong isang sakong talong. Hindi ko lang alam kung ilang kilo 'yan, 10 or 25 kilos siya. Mabibili mo lang ng 300 to 400 pesos. Isang sako na po 'yan. Ang kumikita ng offencement, ang kumikita talaga yung middle person. Hindi yung magsasaka. Kaya nga, alam nyo, kung mas maganda, kung meron kayong lupa, magtanim po kayo. Food security is going to be a major issue. Huwag naman po sana dumating po yung araw na meron kang pera pero hindi ka nakamakabili ng pagkain kasi nga, ubos na yung pagkain. Maximize po natin. Tama po si Ate V, agriculture is one good thing. On top of that, ano pang sinabi po niya? Let's watch this. You know, when you earn, hindi naman po pwede magpapa-slave ka sa pera. Wag naman. Kasi if you really work hard, you deserve to be happy also. I-compensate mo rin yung sarili mo. But I guess the most important thing lang is matuto kang mag-save. And at the same time, matuto ka rin naman how to handle your finances na kailangan kinocompensate mo rin yung hirap mo. Kasi at the end of the day, ang hirap naman na naging slave ka ng pera mo, tapos nawala ka, namatay ka, na hindi mo pinakinabangan man lang yung pinaghirapan mo, or nagpakahirap ka, tapos gagastusin mo sa ospital. So yung tamang paggamit lang ng perang kinikita mo, learn how to save for emergency, and at the same time, learn how to use your money wisely. Ayan naman pala di ba? Si Ate B pala isang tunay na iponaryo rin. Nag-iipon din siya. Kailangan mag-ipon po talaga. Ayan nga, si mismo si Ate B na mag-save po tayo ng pera. At mag-save po tayo ng pera, pero syempre, pag nag-save lang po tayo ng pera, hindi lang natin iimbak ang ating pera. Di ba, tinuro na po niya, kailangan palaguin ng pera. Yun nga, inegosyo mo, itanim mo, di ba? And then not only that, kailangan i-enjoy ang pera. Kasi di ba, yan naman yung ultimate goal eh. Pagka kumita ka, di ba? Dapat mag-enjoy ka. Pero. Ito lang, clarification lang. May process yan, ha? Kita, ipon, palaguin, then enjoy. Ulitin ko, ha? Kita, okay, impok, ipon, then palaguin, then enjoy. Ang problema lang, karamihan ng mga tao, ang ginagawa, kita and then enjoy. Hindi na po nag-iipon, hindi na nagpapalago. Agree o disagree? Doon tayo sumasablay. At doon po, sumablay din si Ate V itself. Nung kumita siya, ginastos niya. Wala siyang ipon, hindi siya nagpalago. Kaya ano nangyari? Naubos ang pera niya, nabankrap po siya. Kaya matuto po tayo sa kanyang pinagdaanan. So there you have it! Grabe, ang ganda, no? Ang ganda ng episode na ito. Kahit short lang po tong episode na ito, ang ganda po. Kaya nga, ang tanong ko, nagustuhan kaya ni Randel, Jangalay, at saka si Jen Ann Casper o Caspe, at saka si Ambassador of Faith. Nagustuhan nyo ba itong natutunan nyo kay Ate V? Again, uulitin ko yung formula niya. Kita, ipon, palaguin, enjoy. Pag yan ang formula na ginamit mo, at maiwasan mo na yung pagkakamali na ginawa ni Ate V para hindi ka na talagang maghirap, hindi mo na danasin ang pagkakamali ni Ate V na kita, enjoy. Ay, naku, maraming salamat po sa pag-watch ng episode na ito. If you did learn something today, please type it in sa comment section kung ano nagustuhan nyo. At sana naman nakatulong tong vlog na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.